very unique at alam ko marami sa atin ang hindi pa familiar sa fiesta na sineselebrate natin ngayon. It is the feast of our Lord Jesus Christ, Eternal High Priest. Every year, every Thursday after the Pentecost, ito po yung liturgical feast. At nakakonect siya dun sa title o dun sa identity ni Jesus our Lord as Eternal High Priest. We celebrate this because we cannot but also be touched on how the Lord Jesus Christ serves as Eternal High Priest. Alam po natin sa Old Testament kasaysayan, yung mga pari every year nag-offer sila for the people, for the people of God. Yung pari po, they offer sacrifices. Pero alam naman natin, ang mga nasa lumang tipan, ang mga pari that time ay makasalanan at truly they are not really that perfect. No? Pero because of the great plan of God, itong ating Panginoong Hesus Kristo, the Son of God, was sent to us and here, New Covenant, He offered an eternal sacrifice, perfect sacrifice as eternal high priest to us. Yung kanyang offering of oneself, yung kanyang pagbibigay ng sarili, sacrifice himself for us all, for the salvation of all. At sa piyesta pong ito, bumabalik tayo dun sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa Last Supper, yung kanyang katawan at dugo, yung kanyang real presence. Inoffer niya ang kanyang sarili bago siya i-offer ultimate sa cross para sa ating salvation. And you can see how our Lord Jesus Christ, perfect sacrifice, eternal sacrifice, love endures forever for our salvation. Kaya pag makita niyo po yung cross, no, doon sa sentro ng ating altar, no, it is the perfect oblation of the eternal high priest, Jesus Christ, for us. Tingnan niyo lang po yan lagi, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid ngayon na nagsisimba, sa inyong mga pinagdadaanan, sa inyong mga sakit, o sa inyong mga problema, no? Merong isang Panginoon, Jesus Christ our Lord, who have saved us and offered everything for our salvation. Jesus Christ as eternal high priest. Ito yung sin-celebrate natin. That eternal gift of priesthood ng ating Panginoong Hesus Kristo. And also, yung Holy Eucharist, no? Well, ang swerte po nating mga Catholic Christians because of our belief, of our foundational belief, real presence po yung natatanggap natin when Jesus our Lord offers himself. Hindi po siya memory lang na binabalikan natin yung Last Supper event, but every day in our Eucharistic sacrifice, in our Eucharistic celebration, when we receive Jesus, real presence po siya. Totoo po siya, actual siya, real siya. Kaya po, blessed are we when we receive Jesus in the most holy sacrament of the, in the Holy Eucharist. Hindi lang siya remembrance, but real presence. Ito po yung binibigay sa atin lagi ng ating Panginoon as Eternal High Priest. His love for us that endures forever. He offers himself to us all. At makaka-relate po tayo dahil tayo rin being member of the church. The church is the body of Christ, the mystical body of Christ, the Eucharistic body of Christ. Each one of us. Nandito po sa kasama ko pong nagsisimba ang ating mga masasipag na staff at volunteers ng Bright FM.
So makita po natin how we are also incorporated into the body of Christ by the virtue of our baptism. And in our baptism, we have also this gift of this common baptism, common priesthood. So, in each one of us, meron po tayong gift of the common priesthood of Christ. We cannot but also share and offer ourselves para maging kumpleto, para maging buo, at para maging masaya. Bilang mga Kristiyano, Katoliko, bilang tagasunod ni Hesus Kristo, kulang parang ang buhay natin hindi kumpleto, hindi masaya kung puro lang ako, ako, ako. Ang buhay natin, walang kahulugan kapag tayo lang, ang mundo, ang sarili lang natin ang umiikot. No? We cannot but also offer and die of oneself like Jesus our Lord for the sake of love and loving our families, loving our loved ones, and even the community around us, the church. Kaya meron po bawat sa atin that gift of common priesthood. At the same time, so that the work of salvation, Jesus Christ our Lord will continue to manifest Himself, meron din pong pinili, ang tawag naman po sa kanila, mga ministerial priesthood. Ang mga kilala niyo po at mga kaibigang mga pari. Ito rin po yung piyesta po nila. Because yung priesthood po namin, it's always anchored on this foundational reality of Jesus our Lord as High Priest, Eternal High Priest. Kaya po, challenge po at hinihingi po namin, hindi po kami perfectong mga pare. No? You always meet us. No? You always pray for us and journey with us. At sana hindi po kayo mawala ng gana, yung amor, no? Kapag may mga nakikita kayong kakulangan naming mga pare. Because we are also striving our best to be of service like our Lord Jesus Christ. At kami naman pong mga pare, hindi po namin, hindi kami pare by the sake of ourselves. No? Ano lang po din kami, mga instrumento. We cannot but also reflect and be an instrument of Jesus, the true high eternal priest. Kaya po, kuminsan po, temptations po sa akin bilang pare, parang kapag yung nagmimisa ka, maraming humahanga, no? Parang ang nagiging sentro ang sarili mo. O kaya, ang dami-dami yung mga kakilala, ang dami-dami nagmamahal sa'yo, parang nagiging sentro ka. No? Pero kung titingnan mo, lahat po yan, gift. Every one of us must point to Jesus our Lord. Nag-serve tayo sa parokya, nag-serve tayo sa ating community, nag-serve tayo sa church, hindi dahil kay Father, no? Hindi dahil sa pare. Okay? Nag-serve tayo dahil kay Jesus, the eternal high priest. Kaya po, kung ganito ang ating attitude, no? Nagsisimba tayo, nag-serve tayo, lumalapit tayo sa simbahan, nagiging instrument tayo ni God because of Jesus Christ Himself. Kahit po anong makita nating mga kakulangan sa simbahan. Kasi po kuminsan, nakakalungkot pong pakinggan, hindi na ako nagsisimba dahil si Father, hindi ganyan, ganito, ganyan, ganyan. O kaya kuminsan na-frustrate tayo sa ating mga parish priest o kaya sa mga pastor natin, no? No, we cannot but also pray for them, but at the same time, nag-serve tayo, nandito tayo simbahan because of our Lord Jesus Christ. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagmamahal, patuloy nagbibigay ng sarili, at lalong-lalo na patuloy tayong nagiging masaya. Mga kapatid, ito po ang sikreto ng masayang buhay. I guarantee you, pag malapit ka kay Jesus, pag si Jesus ang sentro ng buhay natin, at kahit ano pang unos na dumating sa ating buhay, at kahit ano din ang mangyari, at kahit sino pang ipadala ni Lord sa ating buhay, pero nakasendo tayo kay God,
kay Jesus, the eternal high priest, may kahulugan, may buhay, at lalong-lalo na, may ligaya, may saya. May we continue to praise our Lord Jesus Christ and continue to be of service to Him who is our Lord and eternal High Priest. Amen.